Natagpuan sa ilalim ng lababo ang bangkay ng 10 taong gulang na babae sa Atimonan, Quezon. Ang biktima pinatay sa sakal gamit ang extension wire. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Sa ilalim ng lababong ito, sa isang bahay sa Atimonan, Quezon, tumambad ang bangkay ng isang batang babae. Tinakpan pa ng mga kaldero at kawali ang bangkay at may nakataling extension wire sa kanyang leeg. Kinilala ang biktima na si Kenisha Cedric De La Cruz, 10 taong gulang. Ayon sa Quezon Police, pinatay sa sakal ang biktima nitong Lunes sa paupang bahay na pag-aari ng kanyang lola. Ang suspect sa pagpaslang, ang lalaking umuupa sa unang palapag ng bahay. Base sa investigasyon, nagpunta ang bata sa bahay ng kanyang lola kung saan umuupa ang suspect. Ayon naman sa kwento ng ilang kapitbahay, narinig nilang nagtatalo ang suspect at kanyang kinakasama bago dumating ang batang biktima na iniwan sa bahay ng kanyang lola. Nakunan naman sa CCTV ang tinuturong suspect nang tumaksi ito sakay ng motorsiklo bago natagpuan ang bangkay ni Kenisha. Nagpost pa raw ng tula sa Facebook ang suspect na tila humihingi ng tawad sa nagawa niyang krimen. Nakipagtulungan sa mga pulis ang kalibin ng suspect kaya nahuli ito sa Rosario, Batangas. Hindi naman pinangalanan ng mga pulis ang suspect na umamin sa pagpatay. Dumilim daw po ang paningin ng suspect tapos nakita po yung bata, sinakal na. Gamit ang extension wire. Sinampanan ng reklamong murder ang suspect. Sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng bata para malaman kung hinalay rin ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.